yun. So, ano pa nga yung una? Yung saddest. Siyempre, lahat tayo, yung pinaka-saddest natin yung nahiwalay tayo. Especially kasi ako yung pumili kung saan igrupo yung iba na hindi ko rin alam na yun na pala yun. Ipaghiwalay tayo ni Kuya. So, sobra akong nasaktan. And then, nung first tawag ni Kuya sa confession room and he talks about like how much we love each other. Grabe yung iyak ko. Sobrang bigat. Kasi I never thought na I would get so attached to each and every one of you guys. Kasi doon din napatunayan natin na mahal natin yung isa't isa. And grabe yung pinakasad talaga kasi yung mga hagulhul ko. At nakikita ko rin na malungkot rin yung iba, especially sa kanila natin Alexa, na natin Alay, sila Kuya TJ, Kuya E, sino pa si Ate Kuya Jordan, ewan ko lang Ate Karen, di ko siya masyadong nakikita na as ever, effortless siya, masaya siya pa rin. Hindi ko nakikita si Ate Karen na malungkot. Ganun lang na siya. Poker face din siya kapag umaano sa ano, sa banyo. Uy, siya nag-ayos ng light sa ano, nag-concert na. Mama! Tapos yung pinaka-happiest yung nag-merge tayo. Yun para sa akin. Kasi grabe na, naiinip na nga kami sa grupo nila ni Alex at saka ni Alay kasi ang bagal! Inunahan na naman. Inunahan na namin kami ng ano. Oo. Wala pa rin. Excited na kami para sila. Naisip po tuloy na. Teka, excited ba sila na makita tayo ulit? Tapos. Try kasi kami na siya kasi yung dalawa dun sa harap. Kami hindi kami magkaso sa laki namin. So. Yun yung pinakamasaya nung especially na nag-hug na tayo tapos nag-count na si Kuya, nag-ring na ng bell pero di pa rin tayo bumitaw kasi baka di yun counted and then hanggang sa sinabi na ni Kuya na pwede na maghiwalay doon, yun na yung pinaka-happiest na moment ko dito sa PBB. Tsaka, di ba yung time na yun, yun din yung araw na nagpa-party. So, okay na book. So, yun yung pinaka-happiest ko. Pero yun. Yun, dalawa yung pinaka-like happiest na moment ko. And yung pinaka-unforgettable, dalawa rin. Nakalimutan niyo na ba yung first ko? Ano ba? Yung first na pinaka-unforgettable talaga is yung KD meal. Yung KD meal na isang manok lang yung dinala ni Carol para sa ating lahat na pinagkasya pa rin natin yung mga times na sabaw na lang yung ulam natin tapos toyo and rice, yun yung pinakamasaya, nakaluhod pa tayo niya, nakatayo lang, wala pang upuan. Tapos yung second naman na unforgettable is yung nagturno kami ni Kuya TJ para sa hindi naman kami nag-uusap. Tapos, nanay ko talaga. Yun talaga yung pinaka-unforgettable ko rin. Na, anak talaga ako ni Marites. Ay, ang mamimiss ko. Ha? Kuya mamimiss. Ay, lagi. Ay na. Tampa. So, yung mami-miss ko, ang dami. Everyday na yung, ano, everyday na nagsasama tayo, everyday na we wake up with each other, na yung agad na makikita mong mga mukha ay yung mga kasama mo sa kwarto. Sila madam, ang agad ko nakikita kapag nag-wake up call, tumatayo na agad, sumasayaw. Tapos yung sumasayaw na tayong lahat, after ng wake up call, lalabas, mag-good morning. Tapos, like parang everything mamimiss ko, yung mga kainan natin na grabe, doon tayo naging mas closer. Every time we eat,
yung parang yung bonding natin na ano, and the music here. Tapos mamimiss ko kay Mama Brenda ay yung palagi niya akong inaasar. Pero ngayon may iasar na ako, 2 tubs na yan, 2 kilong bigas na yan. Tapos kay Ate Alay, mamimiss ko kay Ate Alay, sobrang dami rin. Especially yung tinuruan mo ako mag-volleyball, tapos si Madam din yung kabanting ko sa volleyball. I love you, Ma. I love you, Tilay. Si Ate Sam, mamimiss ko Ate Sam. Yung sasabihan talaga ako na Ate Sam na, Angie, mag-ayos ka. Yan yung mamimiss ko kasi... Oh, hoy! Yan yung mamimiss ko sa'yo, Ate Sam. And then yung, ano, yung like, parang tinuturoan mo rin kami mag-aaral sa makeup, magkulot. Kaya Ate Alexa, mamimiss ko ka Ate Alexa, yung bonding namin dito with the sun. Ganyan lang kami. Although na hindi kami nagsasalita, pero alam mo na may bond pa rin. I love you, Tilex. Yung kay KD naman, bahala na. End of story. Okay, yung mamimiss ko kay KD, wala. I love you guys. Ano? Ano?